So ang tatalakayin ko ngayon ay ang tungkol sa bayanihang Pilipino. Okay. Dahil ako ay isang anthropologist, so ang perspektibang aking gagawin sa pagtatalakay tungkol sa bayanihan ay isang anthropological na perspektiba. Ibig sabihin, gagamit ako ng mga sources na nagmumula sa anthropology, pati na rin mga konsepto na nagmumula sa anthropology. Pero syempre, ang anthropology ay isa lamang sa mga social sciences. Meron ding mga shared na konsepto sa iba pang social sciences tulad ng psychology at sociology. So makikita ninyo na merong overlaps din sa aking tatalakayin. Sa katunayan, medyo redundant yung title kasi bayanihang Pilipino, pero alam naman natin na ang bayanihan ay isang konseptong Pilipino. Bagamat may pagkakahalintulad ito sa ilang banda, sa iba pang mga pamamaraan ng kooperasyon na nagaganap din sa ibang mga kultura. Pero ililinaw ko ano yung kaibahan ng bayanihan. So ito yung alam nating imahen ng bayanihan. Kapag naririnig natin yung salitang bayanihan, naiisip natin itong larawan ng mga tao, grupo ng mga tao na naglilipat bahay. Nangyayari pa rin ito maging sa ating mga kanayunan. Pero sa lungsod, alam na natin yung mga lipat bahay ay mag-hire na tayo ng isang service crew, ilalagay sa sasakyan ang mga gamit, hindi na ganito. Ano? Pero hindi lang naman sa paglilipat ng bahay ang bayanihan. Nagaganap din ito sa iba't iba pang pagkakataon. At kaya tignan natin muna ang definisyon ng bayanihan at bakit ito ang imahen na pumapasok sa atin kapag naririnig natin ang salitang bayanihan. Nakakagulat na ang Oxford Dictionary ay mayroong entry tungkol sa bayanihan. Ano? Kasi alam naman natin na ang Oxford Dictionary ay humihiram mula sa iba't ibang wika sa buong mundo at yung mga pinaka-common na nagagamit ng mga pananalita ay kanila ring hinihiram at nilalagay sa diksyonaryo. So ayon sa Oxford Dictionary, ang bayanihan refers to a spirit of civic unity and cooperation among Filipinos. So klaro na ito ay isang klase ng aktibidad sa hanay ng mga Pilipino. Makikita natin dito na merong aspeto ng pagtutulungan, cooperation, at meron ding konsepto ng pagkakaisa, sabihin hindi pagkakawatak-watak. At ang mga kalahok dito ay ang miyembro ng civic groups tulad ng civil society. So ibig sabihin ito ay parte ng mga people's initiatives. Ngayon, isang sociologist, si Gertrudes Ang, as early as 1979, meron siyang binigay na kanyang definisyon para sa larangan ng social sciences. Sabi niya, bayanihan is a system of mutual help and concern which has become the backbone of family and village life throughout the Philippine archipelago. It is also known as tulungan or damayan. Of course, yung mga terminong bayanihan, tulungan, damayan ay mga terminong Tagalog, bagamat napansin ni Ang na common ang practice ng bayanihan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maaring iba-iba ang ating katawagan, pero may pagkakahalintulad ang mga ito sa larangan ng katangian at pati na rin kung ano ang purpose ng bayanihan. Kailan ba nagsimula ang bayanihan? Hindi na natin alam, ano? Pero palagay ko, bago pa dumating ang mga mananakop sa Pilipinas, lalo na ang mga Kastila, nagsasagawa na ng bayanihan ang mga Pilipino. Pero alam natin, ang unang-unang dokumentadong pagbanggit sa terminong bayanihan ay nagmumula sa nung mga diksyonaryo nung panahon na ng
pananakop ng mga Kastila. So ito ang Vocabulario de la Lengua Tagala na pinublish noong 1754. Merong entry tungkol sa bayani. Ano? May isa pang definition ng bayani, ano? Yung mamaya papakita ko, matapang na tao ay isang bayani. Pero ang isang definition din nila ng bayani, obra comun or common work, common na paggawa. Ano? So yun ang pagbabayani. At merong verb, magbayani, nasa entry sa vokabularyo, sinasabi, los que se juntan para ella. So yung mga taong nagsasama-sama para sa kanya o sino mang nagpapabayani. So ang bayanihan, na andun din ang entry, ser juntado para la obra o to be gathered for the work. Ano? So ito ang unang-una nating dokumentasyon ng terminong bayanihan. Siyempre, maaring mas maaga pa dyan, kaya lang walang masyadong panulat na iwang bilang mga ebidensya. Ngayon, mas maaga kaysa sa 1754, ang isa pang vokabularyo. Ito ay ang Vocabulario Tagalo, published noong 1624. Wala ang termino doon na bayanihan. Ano? Pero naandun ang terminong bayani. Okay. Bayani, hombre valiente y de muchas fuerzas. Isang matapang na tao na mayroong kagilagilalas na lakas. Sa katunayan, sinasabi sa vokabularyong ito, kaya niya ang lakas ng anim na tao. Ang ginagawa ng anim na tao, kaya ng isang bayani. So, mapapansin natin yung evolusyon ng termino. Dati, ang konsepto natin ng bayani ay sino mang matapang, malakas na Pilipino. Pero, nung lumaban sila sa mga dayuhan, sila ay mga matatapang na tao. No? Tulad nga ng paglarawan natin kay Gat Andres Bonifacio, di ba? Atapang atao. At maging sa kasalukuyan, ang mga nagbabayanihan sa panahon ng pandemya ay masasabi nating mga bayani. So makikita natin magkakaugnay-ugnay ang mga terminong ito. Ano? Gumagamit ako ng linguistic analysis dahil maging sa realm ng anthropology, mayroong isang subsangay na tinatawag na linguistic anthropology. Tinitignan namin ang relasyon ng wika at kultura. Alam natin na ang root word ng bayanihan ay bayan. Sa Espanyol, pueblo o grupo ng mga tao. Saan nagsimula naman ang, sa nagmumula ang terminong bayan? Ito ay mula sa salitang bahayan. Ang pagkukumpul-kumpul ng mga bahay sa isang partikular na lugar ay isang bayan. Ano? Kaya sinasabi natin, bayan ng San Roque, halimbawa, o isa pang mas malaking kumpulan tulad ng Lipo ng Pilipino, kaya tinatawag natin ang bayan kong Pilipinas. So, nagmumula sa bahay ang pagbabayanihan tulad ng binanggit ni Ang. Kasi sa ating socialization sa loob ng bahay, dito natin natututunan ang pagtutulungan. Halimbawa, ang traditional na pamamahay ng mga Pilipino, pagkatapos kumain halimbawa ng hapunan, nagtutulungan. O, sige, ikaw naman ang maghugas ng pinggan ngayon. Ako ang magpupunas ng mesa. O, ikaw ang magtapon ng basura. Ito ang maagang pagkakatuto ng mga Pilipino paano magtutulong-tulungan sa antas ng bahay o pamilya at habang tayo lumalaki sa antas ng komunidad at lipunan. Root word din ang bayani, ano, na naipaliwanag ko na, isang matapang na tao at pati na rin yung alam natin ngayon na
bayani na tulad ni Gat Andres Bonifacio, ano? Talagang matapang. At pati ang mga ngayon na tumitindig, halimbawa, ayon nga kay Tarantadong Kalbo, sila ay mga matatapang na tao na walang takot sa panghaharas ng sino man sa may kapangyarihan. May nagsasabi tulad halimbawa ng nina Dr. Zio Salazar na ang salitang bayani at ang bagani ay merong common na pinanggagalingan. Alam natin, lalong-lalo na sa timog ng Pilipinas, merong mga mandirigma na tinatawag na mga bagani. So sila ay matatapang, sila yung warrior class ng isang lipunan. So meron din itong common na ugat. At masasabi nating ang pagbabayanihan ay pagbabaganihan. Tayo lahat ay mga mandirigma para isulong ang ating kapakanan. Tulad ng binanggit kanina ni Senator Hontiveros na ang mga kabataan, ang mga bagong aasahan nating kumilos sa hinaharap. So kung tayo susuong sa gera, syempre gera ng kapayapaan, ito ay paraan ng pagbabagani, pagkabayani. Okay, so yung translation ng mga Espanyol, obra, na pag tinranslate mo sa English, work. Pero kung idadissect natin sa wikang Filipino, may pagkakaiba tayo sa salitang trabaho versus gawa o gawain. Ito ay mula sa isang pag-aaral ni Dr. F. Landahocano at kanyang mga dating mag-aaral. Pinag-aralan nila ang apat na komunidad, kasama na ang ilang komunidad sa Metro Manila ngayon, dati Rizal pa, at pati na rin Bulacan, kanilang pinag-aralan. Isa sa mga nabanggit dito tungkol sa trabaho, sabi dito, work or trabaho is any activity motivated by a need to reach certain ends through mental and physical effort exerted in manipulating objects or people. Survival is, above all, the primary goal. It is the reason why an individual does economic activities that yield income to spend for daily needs. Ang problema, ano, parang pagtrabaho pang-personal para sa kapakanan ng pamilya o para sa kapakanan ng sarili, ano? Kasi sariling kita ang iniisip. Pero ipinag-iiba ni Nahokano ang trabaho laban sa gawa. Kasi doon din sa kanilang pag-aaral at ang napag-aralan dito ay sa Bulacan-Bulacan, ano? Sinasabi, gawa is a process, something that has to be done, tulad ng paggawa ng bahay, pagpipilapil, at tumulong sa kapwa-tao. Okay. In the latter, gawa is an act of charity, a moral obligation, tulad ng tanong na, anong gawa mo? Ang tumulong sa kapwa-tao, lalo na ang nangangailangan. So dito sa gawa, hindi necessarily dahil inutusan ka, kundi dahil gusto mong gawin, may kusang loob. At walang material na kita, kundi tulong sa kapwa-tao. Kaya sa aking palagay, yung translation na obra comun, eh medyo limitado kasi parang trabaho ang pinag-uusapan doon. Pero sa katunayan, ito ay gawa. Okay. Ngayon, saan nanggagaling ang pagpapahalaga sa bayanihan? Si Father Frank Lynch na naunang nag-aral tungkol sa Philippine values sa kanyang librong Four Readings on Philippine Values, binanggit niya na ang bayanihan ay saklaw ng tinatawag na reciprocity, ano? O pagpapalitan. Pero ayon kay Lynch,
ang reciprocity ay isa lamang sa mga prinsipyo para makamit ang social acceptance. Para matanggap ka ng iyong mga kaibigan, barkada, ng iyong pamilya, ng iyong lipunan, ikaw ay nakikisama, halimbawa. Pero si Virgilio Enriquez, isa siyang psikolohista at the same time anthropologista. Banggitin ko, si Lynch, kadalasan sinasabing isang sociologista, pero ang kanyang master's degree ay sa anthropology sa UP. Si Enriquez, totoo siya ay isang psychologist, pero kumuha rin siya ng kursong anthropology nang nag-aral siya sa Estados Unidos. Sabi ni Virgilio Enriquez, ang pakikipagkapwa ang pinaka-core value ng mga Pilipino at ang bayanihan ay isa lamang ekspresyon ng pakikipagkapwa. Maraming paraan na makipagkapwa-tao tayo. Ang bayanihan ay isa rito. So ang definition ni Enriquez sa kapwa ay ganito. Kapwa is a recognition of a shared identity, an inner self shared with others. This Filipino linguistic unity of the self and the other is unique and unlike in most modern languages. Why? Because implied in such inclusiveness is the moral obligation to treat one another as equal fellow human beings. If we can do this, even in our own family or our own circle of friends, we are on the way to practice peace. We are a kapwa people. So walang translation ang kapwa sa Ingles. Ang gloss o kaya pinakamalapit na translation ay the self in the other. Ibang tao siya, pero katulad mo rin. Meron kayong shared identity. At tayo, sa pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang klase ng tao, hinahanap natin saan ang common na interest natin. Ay, kapwa ko siya Bulakenyo. Ay, kapwa ko siya kabataan. Ay, kapwa ko siya Katoliko. Ay, kapwa ko siya Pilipino. Ay, kapwa ko siya miyembro ng sangkatauhan. So, hinahanap natin ang mga koneksyong ito para mag-unite at maipamalas ang konsepto ng pagbabayanihan. Okay. Ngayon sa anthropology, maraming pag-aaral na isinagawa tungkol sa bayanihan, pero lalo na sa larangan ng agrikultura. Hindi ko na matatalakay ito lahat dahil sa limitado nating oras, pero para lang ipakita na mula noong 1957 hanggang sa hanggang sa kasalukuyan, merong mga pag-aaral sa iba't ibang parte ng Pilipinas tungkol sa bayanihan. At ito ay dinokumento sa paraan ng mga ethnographies. Ibig sabihin, description ng mga kultura para maunawaan papaano nag-ooperate ang bayanihan sa iba't ibang lugar na yon. So makikita natin, maaring ang termino nila ay hindi bayanihan, pero magkakahalintulad na katangian. Makikita natin ito sa lugar ng mga kapatagan, pati na rin sa kabundukan, karagatan, sa hanay ng ating mga katutubong Pilipino. So ito yung mga iba't ibang termino, no? Hindi ko rin babasahin na yan ngayon, pero batay doon sa mga pag-aaral na yon, andyan, bakas, hongos, ogfu, sulugan, bataris, etc. Iba't ibang termino. Kaya hindi po pwedeng sabihin na, ay kami sa lugar namin, wala namang kaming bayanihan. Maari hindi terminong bayanihan ang inyong ginagamit, pero merong kahalintulad na konsepto at meron lamang kayong ibang katawagan. Dahil ginagamit na natin ang wikang Filipino bilang pambansang wika, syempre bayanihan ang ginagamit natin sa wikang Filipino. Okay. Ngayon, binanggit ko yung reciprocity.
sabi ni Lynch, reciprocity ay isa sa mga operational principles ng lowland Philippine values. Bakit lowland lang binabanggit niya? Kasi yun lang ang napag-aralan ni Lynch. Hindi ibig sabihin wala sa highlands. Sa katunayan, yung mga ethnographic studies, meron sa mga Mangyan ng Mindoro, so meron ding upland areas. Sabi ni Lynch, in this principle, every service received, solicited or not, demands a return. The nature and proportion of the return, determined by the relative statuses of the parties involved and the kind of exchange at issue. So kung tinulungan kita, ine-expect na tulungan mo rin ako sa mga panahon ng pangangailangan. So ganito nag-ooperate ang konsepto ng reciprocity. At ang isang manifestasyon nga nun ay bayanihan. Ngayon si Mary Holmsteiner, isang sociologist pero nagtuturo rin sa aming departamento ng anthropology sa UP, dinistinguish niya ang tatlong klase ng reciprocity. Contractual, kung saan may kasunduan. Magtulungan tayo, nasakahin ko ang iyong bukid, pagkatapos yung bukid ko naman. Quasi-contractual, at dito niya sinabi na ang bayanihan ay nasa ganitong larangan. Walang explicit na kasunduan tulad ng may nangangailangan, nagbayanihan. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, ina-expect na ikaw naman ang tutulungan. At ang pangatlo, utang na loob. So dito medyo iba ano, yung bayanihan sa utang na loob. Kasi yung utang na loob, ayon kay Holmsteiner, kadalasan nag-ooperate lalong-lalo na kapag vertical ang relationship, halimbawa politiko, sinustentohan ng scholarship ang iyong anak, may utang na loob ka sa kanya na walang katapusan ang kabayaran. Hindi ganun ang bayanihan. Dahil ang bayanihan sa antas ng pagkakapantay-pantay magkakasama. Okay? Isa pang pagtingin sa larangan ng reciprocity, ito ay dayuhan si Marshall Salins, sinasabi niya may tatlong klase ng reciprocity, iba sa kategorya ni Holmsteiner. Sabi niya, generalized, balanced, at negative. At ang bayanihan siguro ay naandun sa unang dalawa. Generalized, yung walang expectation ng return. Balance, yung tulungan kita, tulungan mo rin ako. Ano? Pero merong pangatlong klase ng reciprocity, yung negative. Dito nga yung ilang klase ng utang na loob, lalong-lalo na kung relasyon sa patron. Ano? Kaya ko ito nililinaw, mamaya magbibigay ako ng mga examples na nangyayari sa Pilipinas. At yun ay ibang klase ng reciprocity, hindi siya bayanihan. Ano? Okay, mapapansin natin, dati madalas nagaganap ang bayanihan kapag nagsasaka, nagpipilapil, nagtatanim, nag-aani, naglilipat bahay. Pero mas kapansin-pansin ang pagbabayanihan sa mga panahon ng sakuna. Napakadala sa Pilipinas na mangyari ng mga natural na kalamidad tulad ng mga pagbaha, pagsabog ng bulkan, paglindol, pagguho ng lupa, mga sunog, pati na rin ang mga sakuna na likhang tao tulad ng mga digmaan. At kadalasan sa mga ganitong pagkakataon, ipinamamalas ng mga Pilipino ang pagbabayanihan sa iba't ibang paraan. At alam ko, ginagawa yan ng inyong samahan. Tulad ng mga fundraising campaigns, pag-donate ng mga damit, feeding programs, clean-up drives, pagbibigay ng lugar na matutulugan, medical and dental missions, fact-finding missions, at ang iba pang mga volunteer work. Okay. So, dito natin makikita yung resiliency o yung pagiging matatag ng mga Pilipino. Anumang sakuna na nangyayari,
dahil meron tayong pagbabayanihan, nakakabangon tayong muli. Ngayon, hindi lang naman ang bayanihan sa panahon ng sakuna. Sa katunayan, na-incorporate sa National Environmental Education Action Plan 2018 to 2040, kung saan in-identify ang tatlong Filipino values, ang bayanihan ay isa ron na nakikita na makaka-facilitate para marating natin ang Sustainable Development Goals. Ito ay ang tatlong values ng bayanihan, pagtitipid, at malasakit. So ito ay maaring isang estratehiya para sumulong sa mas maunlad na kinabukasan. So hindi laging may sakuna, i-re-repair natin, ayusin natin. Pero dito sa modelong ito, kahit walang sakuna, nag-move forward tayo dahil sa bayanihan. E paano naman, medyo dito na ako magtatapos, ano? Ngayong panahon ng pandemya dahil sa COVID-19, merong iba't ibang manifestasyon ng tinatawag na bayanihan. Yung iba, nilagyan nila ng label na bayanihan, pero suriin natin kung bayanihan talaga yon. Ano ba yung mga nangyari ngayong pandemya? Una, ang mga aksyon o kakulangan ng aksyon ng ating pamahalaan. At dapat nating ipag-iba ang aksyon ng pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan. Tignan natin yan. Pangalawa, mga inisyatibo ng taong bayan. So titignan natin dito sa dalawa o tatlong ehemplong ito, nasaan ang konsepto ng pagbabayanihan. So yung larawang yan, pila, actually isa ko dyan, yung naka-blue pila yan sa ayuda. Ano? Dito yan sa Pasig kung saan ko naninirahan. So ang ating gobyerno, merong tinatawag sila na bayanihan. Makikita, nilagyan ko ng quote-unquote yung bayanihan. Meron silang Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Ano? Yung Bayanihan 1 ay Republic Act 11469, Bayanihan to Heal as One Act, kung saan binibigyan ng kapangyarihan si Pangulong Duterte na ang 275 billion pesos budget ng ating bansa mula sa 438 billion ay pwede niyang ma-reallocate, ma-realign at ma-reprogram. At binibigyan din ng control ang Pangulo na sa operasyon ng mga public utilities pati na private health utilities para sa quarantine, accommodation, health professionals, distribution and storage of medical relief. Ito ay natapos na dahil ito ay nangyari March 24 to June 24, 2020. So makikita natin, bagamat ang pangalan ay Bayanihan 1, sa definition, kung ano yung Bayanihan 1, wala namang bayanihan doon. Ginamit lamang nila ang termino. Ito ay nagbibigay lamang ng kapangyarihan kay Duterte na gawin ang isang bagay na dapat niyang ginagawa bilang pangulo talaga ng ating bansa. Ano? So sa aking paniniwala, ginamit ang termino pero iba ang kahulugan. Tignan naman natin ang Bayanihan 2, Republic Act 11494, Bayanihan to Recover as One. At ang layunin nito ay to provide government funds to stimulate the economy while strengthening the health sector and the government's pandemic response. Effectivity nito nagpapatuloy pa hanggang katatapos lamang, no? Nitong June, September 15, 2020 up to June 30, 2021. Kaya nga yung mga humihingi ngayon ng mga ayuda, sinasabi ng gobyerno ay wala na, sorry, ano? So makikita natin wala na namang kinalaman ito sa tunay na konsepto ng bayanihan.
nagbibigay lamang ng otoridad sa ating Pangulo. So, hindi ko sinasabi na mali ang batas na ito. Sa katunayan, tama naman ang batas na ito. Pero para tawagin itong bayanihan, medyo nililito tayo. Ano? Ito ang isang patunay niyan. Noong pirmahan ng Kongreso ang Bayanihan 1, napakayabang ng ating mga congressman na pinapangunahan ni Alan Peter Cayetano, speaker siya noon. Sinasabi niya, "Together with doctors and other frontliners, we went to work for you. And so please stay at home." Ganun. So parang nagbabayanihan kami para sa inyo. May utang na loob kayo sa amin. Ganyan ang mensahe ng ating pamahalaan. So hindi ito ang tunay na konsepto ng bayanihan. Hindi naniningil ang bayanihan. Ito ay kusang loob. At para kumilos ang ating pamahalaan, ito ay parte talaga ng kanilang trabaho. Hindi bukod pa sa kanilang ginagawa. Ngayon, ipag-iba naman natin ang lokal na pamahalaan. Ano? Siyempre, ang ehemplo ko ay ang aking sariling mayor. Ano? Dahil ako'y Pasigueño, ang aking mayor ay si Mayor Vico Soto. Ano? So, ang ilang mga responses ng aming LGU ay ang pagbibigay ng ayuda sa national budget, meals and accommodations for frontliners, pagbibigay ng tablets para sa mga estudyante, may communication allowance sa mga estudyante, support for displaced tricycle and jeepney drivers, at iba pa. Pero makikita natin dito anong sinabi ni Mayor Vico. Sabi niya, "Laging tandaan na wala kayong utang na loob kahit kanino, lalo na sa politiko, dahil pera ito ng taong bayan. Na-appreciate ko naman kapag may nagpapasalamat sa akin, pero naiilang ako dahil di ko ito pera. Mag-aral lang kayo, dahil ito ay nakadress sa mga kabataan, ng mabuti. Sulit na ang investment ng Pasig sa inyo." So, makikita natin yung pagkakaiba ng approach. Hindi naniningil ang ilang lokal na pamahalaan. Right? Binibigyan na yata ako ng warning. So, tignan naman natin ang mga ginagawa ng civil society. Ano? Nagkaroon din ng mga ayuda campaigns ang iba't ibang organisasyon, pati mga pamilya, para punuan ang kakulangan ng gobyerno. At syempre, ang pinakakilala ay ang pagtatayo ng mga community pantries na nagsimula sa Maginhawa pero kumalat sa buong bansa at pati na labas ng bansa sa hanay ng mga komunidad ng mga Pilipino sa Canada, sa New Zealand at iba pa. So ito ang makabagong manifestasyon ng bayanihan sa panahon ng pandemya, ano? Kung saan inaasahan na magbigay kayo ayon sa inyong kakayanan at kumuha rin ayon sa inyong pangangailangan. So, medyo magbigay na ako ng aking conclusion. Okay? So, bayanihan ay isang sinaunang practice pa ng mga Pilipino ayon kay Ang. At traditionally, ginagawa ito sa mga normal, regular na okasyon tulad ng pagtatanim, paglilipat ng bahay. Unfortunately, mas nangyayari na ito sa panahon ng mga sakuna. Ano? Yung mga traditional na klase ng bayanihan, kumokonti na lang dahil mas binibigyan na ng tuon ngayon ang self-reliance. Parang to each his own. Kanya-kanya tayo. Pero ganun pa man, hindi tuluyang nawawala ang diwa ng bayanihan sa ating bansa. No? Tulad ng nabanggit ko, sa panahon ng mga kalamidad, nangyayari ang bayanihan. Tumatampok ito. Gayunpaman, naniniwala ako na hindi dapat malimitahan ang pagbabayanihan sa panahon ng mga panganib at sakuna, bagkus kailangan natin itong
isama sa ating mga estrategiya para makapit ang mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Dito ko tatapusin. Maraming salamat. Narito ang aking ilang references na ginamit sa talakayan ito. Maraming salamat.